Ibinalita kay Juan ng kanyang mga alagad ang lahat ng mga pangyayaring ito. Kaya tinawag ni Juan ang dalawa sa kanila at pinapunta sa Panginoon upang itanong kung siya na nga ang ipinangakong darating o kung maghihintay pa sila ng iba. Pagdating do'y sinabi nila kay Jesus, "Pinapunta po kami dito ni Juan na tagapagbautismo upang itanong kung kayo na nga ang darating o maghihintay pa kami ng iba." Nang mga sandaling iyon, si Jesus ay nagpapagaling ng mga may sakit at mga may matinding karamdaman at mga sinasapian ng masasamang espiritu. Marami ding mga bulag ang pinagkalooban niya ng paningin. Kaya't sinabi niya sa mga sugo ni Juan, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong nakita at narinig. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga ketungin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin." Habang papaalis sa mga sugo, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo pumunta sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isang halamang tambo na iniuugoy ng hangin? Ano nga ba ang inyong dinayo roon? Isang taong may mamahaling damit? Ang mga nagdaramit ng mamahalin at namumuhay sa karangyaan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ang inyong dinayo? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito ay pinapadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo upang ihanda ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, wala pang isinilang na mas dakila kaysa kanya. Ngunit mas dakila kay Juan, ang pinakamababa sa mga pinaghaharian ng Diyos." Ang lahat ng mga taong nakarinig sa kanya, pati na ang mga maniningil ng buwis ay nagpuri sa Diyos. Ang mga ito'y binautismuhan ni Juan. Ngunit ang mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusang Hudyo na ayaw magpabautismo ay tumanggi sa layunin ng Diyos para sa kanila. Sinabi pa ni Jesus, "Kanino ko maihahambing ang mga tao ngayon? Anong nakakatulad nila? Ang katulad nila ay mga batang nakaupo sa palengke at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Narinig ninyo kaming tumangis, ngunit hindi kayo nakiiyak. Sapagkat nang dumating si Juan na tagapagbautismo, siya'y nag-aayuno at hindi umiinom ng alak. At ang sabi ninyo, sinasapian ng demonyo ang taong yan. Nang dumating naman ang anak ng tao, siya'y kumakain at umiinom. Ngunit sinasabi naman ninyo, tingnan ninyo ang taong yan. Matakaw, lasenggo at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Ngunit ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng lahat ng taong namumuhay ayon doon."